1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 wins, mga sir! Welcome back to my channel! So ito po yung ating naging laban kung paano tayo nag-win streak ng 11. So medyo sinerte nga lang tayo nung ginagawa natin yung beginner's guide nung nakaraan nating upload. So ito po yung nangyari, ba't tayo naka 11 win streak. Ito po yung mga pinaka best na laban natin sa 11 na wins na yon. So panoodin po natin. Sa mga fights natin yon, mga series, usually mga termin na kalaban natin, di ba? And AAP ganyan. Siguro talagang sinerte lang din tayo sa draw ng card sa beast. Kaya rin tayo nanalo kasi mahirap din talagang manalo kung malas ka talaga sa draw ng cards. Sa mga laban nating to, magbibigay din tayo ng kaunting tips kahit di naman tayo masyadong professional maglaro. So, titignan natin sa mga beginners. Explain natin na maayos. So yan, nakadraw tayo ng dalawang ivory stab at energy para sa atin yun. At deads pa yung reptile na yun. So yan, po 4 cards natin siya na maaga. Set up natin yung swiftscape na walang damage, tas risky fish, pangatlo, tas pangapat yung masakit nating damage. So yun, mga tropa. Nabatay na yung beast, di na natin pinaglaban yun. So, ganun ulit na setup. Medyo sadya ata yun. Pumangalawa yung mahinang damage pero nag-crit. Ang ganda na nangyari dun. So, plant versus dalawang reptile. Di naman siya ganun kalakas na kalaban kasi wala siyang snail shell. Pero mahirapan pa rin tayo sa ganitong sitwasyon basta reptile. Kasi iisa lang yung beast natin eh, di ba? So, try natin siyang patayin kaso nag-shield siya doon. Tapos nakagain siya ng energy dahil sa carrot hammer. Okay pa din. At least buhay pa rin yung plant natin. Importante kasi dyan, pag reptile ang kalaban nyo mga sir, depensahan nyo palagi yung plant para madepensahan din yung beast nyo. Kasi pag namatay na siya, parang ganyan. Mahirapan na yung aqua natin pag siya na lang ang natira. So, gumamit siya nung pampatigas yung damage reduct kaya hindi siya namatay. Supposed to be mamamatay siya doon. Naka-steal pa siya ng energy dahil sa Kotaro. So yan. Ni-slow tayo kaya ngayon pang-apat tayong titira. Nag-iisip ako that time kung a-atake pa ba yung beast o hindi na. Kaso naisip ko hindi na cover ng allergic task nung champ yung damage. Kasi hindi naman siya ano eh, wala naman siyang snail shell. So okay naman, mapapalagan natin just like that, di ba? Walang balakid sa ating atake. So next naman, ang kalaban natin is dust, reptile, and plant. So may snail shell yung plant niya, may steel na energy naman yung reptile, tapos terminator naman yung dust. So yun yung unang atake niya, disable niya yung mount natin, tapos napakasakit na prickly, tapos isang vegetable bite. So may nakuha siyang isa sa atin, nakuha din natin yung isang yun. So 2 ang energy niya. Ginamit niya ulit yung energy niya. Akala niya atake tayo. So ganyan lang, pitik-pitik lang tayo. Okay lang ginawa ko dun para matanggal yung stun. Ganun din naman. Para matanggal yung snail shell, tapos pumasok yung dalawang damage ng
beast natin. So at least boy pa yung ating plant, naglastan pa. Tapos tatry nating patayin si plant niya gamit ang isang card. So ayun na nga, lumabas na yung cards nating magaganda. So yan. Gain tayo ng dalawang energy dahil doon sa ivory stab pag nag-crit. Tapos nag-crit na naman. Doon tayo sinerte mga sir. So sayang, nakulangan ng isang card yung ating piece kaya hindi siya nakatira. Kasi hindi siya worth it. Pagka nirelease mo siya ng dalawa lang, hindi mag-crit yung single combat natin. At magkaroon na nga siya ngayon round na ito. So alanganin na. Lalo't stand pa yung beast natin. Ibig sabihin kahit gano'ng kataas yung shield mo, papasok pa rin yung damage ng kalaban na hindi nagagalaw yung shield. Tatagos yun. So pinangatlo natin yung ating swift escape na card na hindi naman masyadong kalakasan yung damage. So as you can see guys, di tayo na i-speed down, slow, kumbaga, dahil sa sweepscape na nilagay natin para mauna tayo next round. Pero nag-surrender na siya. So ito na naman mga sir, plant, reptile na terminator, tapos reptile na nag-backdoor. So let's see kung mananalo dito. So naagawan niya tayo ng energy? Hindi, kasi ginamit lahat natin yung cards natin. At siya ang naagawan natin dun. So may 4 cards siya this round. To try natin i-attempt. Basta pag may dalawang nut crack ka, ganyan, especially sa mga ABP users, try mo lang na i-attempt yung plant. Kasi para magdepensa na magdepensa yung plant niya. Malay mo, matimingan mo na hindi magdepensa yung plant niya, edi advantage mo na agad yun. So yan. Paano nangyari yun? Paano tinira nung reptile yung aqua natin? Kasi siya yung pinaka may lowest shield. Pag kinombo mo ng tatlong cards, yung cards na yon ang titirahin niya is yung pinaka may lowest shield. So binalance natin yon at sinadya nating pinakamababa yung aqua. Bakit? Mas ginusto kong depensahan na lang yung plant ko kaysa doon sa aqua. Dahil pag namatay yung plant mo, automatic ang magta-target na ni reptile is yung beast mo. So yon, mas alagaan mo yung plant, especially sa mga situation na ganito. Alagaan mo kung sino yung magpuro-protekta sa beast mo. Kasi ang beast mo ang pinakamalakas sa reptile at plant na kalaban. So yan. Try natin siyang i-rush dito. Kasi alanganin na yung buhay natin. Yan. So dapat ang ginamit ko doon is yung red na card ka. So pero goods pa rin dahil alam natin na madami tayong energy. Atake lang tayo ng atake dyan hanggang sa mamatay siya. Diba? So ito may iba naman. Plant na may aqua stock. Tapos reptile na may jar barrage. Tapos beast na nag-i-steal ng energy. Tapos may pamoral pa siya. So ginamit ko agad. Sumugal ako agad na gamitin yung aking aqua. Kasi pakiramdam ko sa unang round, di sila ganun ka-defensive masyado. Kaya yan. Na force siya na gamitin na yung aqua stack. Kasi akala niya is a-attake ako doon sa aqua ulit. So ano lang, i-predict mo lang ng i-predict. Ganyan, tsambahan lang din. So yan, mapapansin nyo dito guys, hindi nagagalaw yung shield ko.
Diba? So isang kaalaman na naman guys, especially sa mga beginners, is paano namatay yung ating plant dyan. Kasi tumagos yung kanyang damage dahil na-stun tayo. Dahil pag na-stun ka guys, ang susunod na atake sa'yo, re-recta sa buhay mo kahit gaano pa kataas yung shield mo. Ganun po yun. So ngayon naman, i-discuss natin tong jar barrage na to. So kahit gaano kataas yung damage, kahit 1 million pa yan. For example po, kahit 1 million yung damage nyo, tas may 20 death lang siya. Kahit ipasok nyo yung 1 million na yun, yung 20 pa rin yung unang madadamage sa kanya. So kaya inuna ko yung ivory stab kasi alam ko nagagamitin niya yung jar barrage. Kaya ako inuna muna yung ivory stab para ma-trigger na agad yung jar barrage niya. Tapos sinunod ko yung nutcrack, tapos yung pinakamasakit na damage. So depende rin sa energy ng kalaban. Kung alam mong mataas yung kanyang energy, may possibility na mag-defend siya ng mataas. So, depende na lang sa pakiramdam. So, ginarantee natin yung kill doon kasi sa beast is madali na lang kalaban versus aqua talaga. So, ganyan. Y4 bars yung kanyang last stand kasi po sa taas ng moral niya. So, moral, for your information po, yung moral is pampalaki ng chance ng crit ng kalaban. So nauna siya doon dahil sa cards niya na ginamit. So dito naman guys, ang kalaban natin is dalawang aqua versus plant. Mahirap din to na laban. Pero nang dahil sa nirush natin siya nang hindi niya nalalaman. So advantage natin 'yon. Binigyan agad tayo ng prickly. So, madami siyang cards dito. Tapos, tumira na siya. Yan lang ang problema dyan. Pag aqua yung nasa harapan talaga. So, naka-disguise siya doon. Sobrang dami niyang energy. Naka-steal pa siya ng isa. At least, buhay pa rin yung ating plant. At may chance pa tayong durugin yung plant niya using our beast. So yun. Kulang nga lang tayo sa energy. Kaya nag-ivory stab na lang tayo. Para at least generate ulit ng energy, pwede pang umattempt yung ating akong patayin si plant. At least. Diba? So yan. Sinubukan ko, buti na lang at walang cards yung kanyang aqua. Dahil minsan, kailangan mo din i-check kung ano yung mga ginamit ng kalaban mo para alam mo kung ilan yung natitirang card sa kanila. Check mo palagi kung nagamit na yung ganito, risky hook, ganyan. Pero sa 1 versus 1, automatic. Magdudraw ng magdudraw na yan. Diyan na lang iikot yung cards ng iisang Axie. So yan. Panalo tayo. So ito na naman. May nakalaban na naman tayong AAP. Na may sweep escape na nambabackdoor pag hindi ka gumalaw. Ibig sabihin, hindi mo ginalaw yung baraha ng Axie mo. Yun ang titirahin niya. Pag ginomboan niya ng 2 cards yung baraha na yon. So disable niya yung mouth natin. So gugo na lang natin sa kills. At napatay naman natin siya. Lakas ng lobe ko para hindi magdepensa kasi alam kong wala siyang cards. Kahit sabihin mong i-attackin niya ako noon, hindi niya pa rin ako mapapatay kasi hindi enough yung cards niya. Kasi ang buhay ko noon is almost mag 400, tapos meron siyang 3 energy noon. Kaya, no need ka mag-depensa sa
plant mo kung alam mo naman hindi enough yung damage niya. Diba? Except if may zero energy card siya, then ia-add mo rin yun as a damage. So, feeling mo mamamatay ka sa atake niya and that's the time na mag-shield zap ka. So, trinay nating i-kill si Aqua pero nag-shipwreck siya. Hindi natin siya nabatay. Pero ang good thing dun is wala siyang enough damage para mapatay si Beast natin. So, nag-skip tayo dun. Why? Because 2 shield is not in, 2 energy is not enough to kill the Aqua. So, much better na. Nag-skip na lang tayo para mag 4 cards sa round na ito. So, sa paglalaro din, alamin mo din kung paano at kailan ka mag-shield. Parang ganyan. So, nag-shield din tayo ng unti. Hindi ginamit yung cards na red kasi mababa yung shields nun. And lastly, pang-alak lang po, sabi niya. AAP ulit na may disguise. At may swift escape ulit. So, at ito, may kuko yung pangarap ko na ako. So, ngayon, nag-steal tayo ng energy. Usually, mga AAP na yan sa round 2 umatake. Para saktong 5 cards sila. So, ito guys. Sa makikita nyo, may 4 energy siya. Kaya hindi na ako nagdepensa. Lalo't wala siyang tails lang. Kaya 4 cards niya lang yung ating tank. So, diba? So, hindi siya enough para mapatay yung ating plant. Kasi 500 yung buhay ng ating plant. So, nasave natin yung isang October treat at gagamitin natin yan mamaya para maka-ready na naman sa ating Aqua kasi kulang pa yung cards natin, 3 cards pa lang. So, last stand pa tayo. So, yan, binawasan natin ng onte yung kanyang Aqua. Para makatipid tayo ng damage. I mean, ng cards. So, 3 cards lang. Supposed to be 4 yung. Tapos, binawasan na naman natin yung Aqua. Tapos, nag-skip tayo. So, yan. Nag-attack up na rin siya. Using his cuckoo card. So, ang gagawin natin ngayon, dahil so, alam natin na may 3 energy lang siya this round. So, ang ginawa natin, pwede tayong mag-shield up ng sobrang taas. Pwede naman ding mag-sipscape dahil hindi natin alam baka sobrang taas ng shield niya at hindi pa rin natin kayang patayin yung Aqua niya. So, guarantee din natin kung sinong mauuna this round. So yan, at napatay natin siya. So thanks guys for watching again my video. So see you on my next video. Sana ay may natutunan kayo. Kahit ganito lang yung Axie natin na walang zero energy at upstream. Goods na goods pa rin. So see you guys on my next video. Stay easy gaming. Thanks guys.